everyone, it's me again, Jessie, and welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, so it's a new day and panibagong vlog ang gagawin natin today kasi kakaiba to sa mga vlog ko before. Yes, vlog content na to guys is isi-share ko sa inyo kasi nga I'm one of a dog lover here sa amin is I have 10 dogs na inaalagaan since 2014, yes, 2014 ako nag-start na mag-alaga ng mga aso. Then, disclaimer lang guys na hindi ako professional na tao o vet na may saktong kaalaman at pinag-aralan sa mga aso. Base lang po ito sa aking experience. Yes. So, ang content na to guys is isi-share ko sa inyo kung paano natin malalaman yung pure breed at mixed breed na Shih Tzu. Yes, sa mga napaplanong bumili ng mga asong dyan, ang vlog na to ay para sa inyo. Yes guys, so simulan na natin to. Without further ado, let's get started! Hi guys, so ayan, so may dalawa kong asong hinahawakan dito. Yes, so ayan, so explain ko sa inyo ang pagkakaiba ng pure breed and mixed breed na Shih Tzu. Ayan, tingnan natin sila. Ayan guys, so unahin ko po muna ang mixed breed na Shih Tzu na explain sa inyo ang kanilang pagkakaiba. Ayan guys, so meet my puppy, si Jelly. Nabili ko to guys last time sa Katbalogan. Mag-2 months na po siya. Jelly is isa siyang Shih Tzu. So yung parents niya is Shih Tzu and half poodle. Ayan, so makikita nyo yung size ng katawan niya. Ayan. So yung pagkakaiba kasi guys ng pure na Shih Tzu at Shih Tzu or mixed breed na aso is malalaman natin sa ilong pa lang. So kung makikita nyo yung ilong niya is parang mahaba siya guys. Ayan, kung side view siya, mahaba yung nose niya. Then yung pinakauna din is yung size. Malaki si Jelly compare sa ibang aso na pure, like yung pure Shih Tzu is short yung legs niya at yung body niya is short body. So Jelly is nabibilang sa medium size na aso. Ayan, so magtutumans pa lang siya pero malaki na siya guys. Ayan din, sa hair din niya guys, sa pure niya is hindi siya double coat. Yes, kung mapapansin nyo is manipis lang yung barahibo niya. So manipis lang siya. Then, yung tenga niya guys is laylay. Ayan yung tenga niya. Ayan. So, si Jelly is Shih Tzu. So, yung parents niya, yung nanay niya is poodle. And din yung tatay niya is Shih Tzu. So, Shih Tzu poodle po siya. Hindi natin maja-judge sa isang mixed breed na aso kasi depende po yan. Minsan guys, kahit mixed breed po sila is mas dominant pa rin yung lahi ng nanay. So depende po yan sa ano nila, sa genetics nila kung saan po sila magmamana or sa nanay or sa tatay. Ayan guys, so this time is doon na tayo sa pure na Shih Tzu. An eternity later. Hi guys, ayan na. So dito na tayo sa pure na Shih Tzu. Ayan. Ayan guys, so i-check natin yung nose. Ayan. So halos hindi po mag-1 inch yung tangos ng ilong niya guys. So napakapango. Isa po na karakteristik ng pure na Shih Tzu is yung nose. Okay, sinasabi po niyan na yung tawag ng nose sa mga pure is snub nose. Ayan po yung una nating titingnan kapag bibili tayo ng aso is yung sa nose. Malalaman natin yan kung pure na Shih Tzu na babatay sa ilong kung pangunga po o hindi. Yung pangalawa is sa balahibo. Ayan, nakapapansin natin yung balahibo niya is makapal. So, consider siya as a double coat. Then, yung Shih Tzu po guys is laging nakataas yung tail. Ayan, so walang Shih Tzu na ibababa niya while pinahawakan natin. Ayan, so nakataas lagi yung tail niya. Ayan, then, mapapansin din natin is short yung legs niya. Yes, so hindi mahaba yung mga legs niya. Then, yung body niya is short body din siya.
Ayan, so yung tenga niya, guys. Then, tingnan nyo yung face niya. Actually, guys, yung ibang mga buyer is nagbe-base sila sa PCCI papers. Pero marami na po ngayong mga modus o ginagawa nila yung PCCI papers na para lang ma-prove na mga pure yung aso nila. Pero hindi natin alam na lumalaki yung mga aso na nakikita natin o nag-iiba yung mga itsura niya. Lumalaki na sila. Actually guys, napakadami ng klase ng Shih Tzu kasi nga marami na nagdaan taon na namimix o nagkakaluhalo yung mga lahi ng Shih Tzu is may sinasabing Shih Tzu, may sinasabing Liverline, Shih Tzu. Yes, napakadami i-classify o napakadami kailangan malaman about sa Shih Tzu sa mga lahi nila. Yes guys. So, disclaimer lang ulit guys na hindi ako isang vet o may professional na pinag-aralan batay sa pag-classify ng mga aso. Ito lamang po ay based sa aking kaalaman o experience ng ilang taon na pag-aalago ko ng aso. Ayan guys, so kung may mga gusto pa kayong i-vlog ko o i-content ko na gusto nyong mga itanong sa akin na hindi nyo pa alam, i-comment down below lang po kayo para kita-kita po tayo sa aking next vlog content. Ayan guys, so I hope guys na napagbigay po na naman ako ng aral sa inyo at kaunting tips kung paano po natin malalaman ang pure breed o mixed breed na Shih Tzu sa mga nagpaplano na maging isang pure parent din dyan o bibili ng mga aso. I hope na makatulong po sa inyo ang video na to guys at ako na lang po tatapusin ang vlog na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, so i-click nyo na ang bell button para lagi kayong ma-notify sa aking upcoming new video. Ayan guys, so hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!